Itong ano naman, nakasan? Ibabahagi ko sa inyo, mga tol, tungkol naman to sa pambubudol, pero hindi ko ibabahagi sa inyo to para gayahin nyo. Ibinahagi ko lang sa inyo to para babala, para makaiwas kayo sa mga ganitong modus. Itong modus ng mga to, mga nambubudol-budol, bawa kayo may dalang pera, kasi unang-una yan, bawa nag-withdraw kayo sa bangko, may nagsasabi din yan eh, na halimbawa kapitbahay nyo si ganito, tapos na ano naman yan sa mga kwento-kwento, tapos abangan kayo ngayon yan paglabas nyo ng bangko. Nandoon lang yan sila sa tapat, na pag may lumabas niyan, yan sinusunda na nila yan. Tapos ayun na, huhulihin yung loob nyo. Ngayon, pag nahuli yung loob nyo, saka kayo pagsasalitaan ng ganito. Na halimbawa, kung ano-ano yung salita lang, tapos siyempre kayo, pag nakipag-usap sa kanila, unti-unting kukunin yung loob nyo. May hinahon magsalita yan, tapos ikaw na may dalakang pera, siyempre, ilag ka, at saka lagi mong kinakapa yung, halimbawa, may bag ka, lagi mong kakapain yun, doon nilalalong nalalaman na mayroong kang iniingatan sa loob ng bag or sa bulsa mo yung, di ba tayo pag may pera, halimbawa, sa bulsa, pag nasa sakyan tayo, kapa tayo ng kapa, doon nalalaman ng mga nagbubudol-budol na may pera to. Doon nila inaano yan. Ito naman ang ano nila niyan. Meron silang ano niyan, yung pinapaamoy, pero mabilisan lang yun. Mga tagal na mga 3 minutes niyan. Ganyan. Pag napaamoy sa inyo yan, halimbawa, may alahas sila na pinakita sa'yo, yan, pag tumingin ka dyan, parang kang ma-hypnotize, ganyan. Kaya, kasi doon nila kadalasan nilalagay yan sa makinang para maging ang utak mo parang maging sunod-sunuran ka sa kanila. Pero sandaling ano lang yon, sandaling oras lang yung tinatagal niyan. Ngayon pag halimbawa kayo naka encounter ng ganyan, huwag nyo nang pansinin at huwag kayo tumingin sa mga nakakasilaw nilang bagay. Saka magtataka kayo, bakit isipin nyo, bakit sila hindi tinatablan? Samantala, magkaharap kayo, nag-uusap kayo, di ba? Kasi sila, may basang ano yan, may basang pistawil or panyo. Pag nagsalita yan, tinatakpan nila yung ilong nila na para hindi rin nila malakap. Ang panglaban naman dyan, sa ganyang ano, yung pinapaamoy. Kasi tayo, pag nakakaamoy ng ganyan, ang utak natin yan, parang natutuyo. Natutuyo yung lalamunan natin, pati yung ilong, ganyan. Ang panlaban yan, tubig. Tubig ang panlaban yan. Pag halimbawa, uminom ka ng tubig yan, may himamasmasan yan, kaya hindi nila maitutuloy yung plano nila. Kasi pag nakalunok ka ng tubig, sumasama yan na ano yung utak mo. Di ba nga, pagpagod tayo, makainom tayo ng tubig, nag-iiba utak natin. Kaya yun yung pang laban naman sa ganyang may pinapaamoy na nambubudol-budol. Tubig ang ano dyan, panlaban. Pag may tubig kang ganyan, hindi ka nila mabubudol-budol na ganyan, hindi ka nila ma-hypnotize na ganun. Yun naman ang may babahagi ko sa inyo. Tubig lang yun. Yun lang ang panlaban yan, tubig. Para hindi kayo mabudol-budol. Tsaka ito, isa pa sa mga idol ko. Ito pa, halimbawa, siyempre, nagbabiyahe tayo sa jeep. Ito pa ang ibabahagi ko sa inyo. Ang tawag naman dito
sa mga ganitong modus din nila, yung mga manduruot, ang tawag dyan, mga tawag nila dyan, mandarapat. May salita din sila dyan na hindi natin naiintindihan. Pag sinabing mandarapat, manduruot yun. Nandadapat, manduruot yan. Ang cover naman nila yan, may napsak sila dito sa harapan ng dito. Dito yan, may napsak sila. Yung napsak na yan, ang linalagay nila niyan, unan, para lumubo yung napsak. Kasi pag damit lang, iipis yan na ganyan. Hindi sila makakapag-cover. Kahit sa mga bus, yan ang kadalasan ano nila. Dito yan sa harapan nakalagay. Ang nilalagay naman nila dyan sa napsak na yan, unan. Unan ang laman niya. Kaya pag may nakatabi kayo na ganyan ang bag, tapos malambot, ay umiwas na kayo dyan. Kasi unan lang yun, nandudukot yan. Yan yung sinasabing mandarapat. Dito lang nila pinadadaan yan. Halimbawa ito, kamay ko, nakahawak sila sa ganyan. Halimbawa, dito ka katabi. Minsan naman, kasabwat din nila yung nandito, iipiting ka. Kunyari, kakausap-kausapin ka nitong katabi. Pag may bag ka, ang may hawak sila niyan na bleed. Yung bleed na yan, di ba, kwadrado na ganyan. Hinahati nila yan. Unti-unti yan, lalaslasin na ganyan. Isinasabay nila yan sa pagpreprino ng sasakyan. Kasi hindi ramdam yun eh. Doon nila sinasabay yan. Pag nagprino, unti-unti yan. Tapos, kakausapin ka lang nitong katabi. Minsan kasi may kasabot sila niyan. Kakausapin ka lang yan. Para yung atensyon mo, nando doon sa kanya. Pero, ito namang katabi mo na may napsak, trinatrabaho na niyan. Dito lang pinadadaan yan. Sa gilid. Tapos ngayon, pag may nakuha sa iyong cellphone, pagka, ano ba, nagkabululyasuhan, alam niyo kung saan nila tinatago yan? Yung mga nakuha nila, pera o cellphone. Dito yan sa ilalim ng dito, sa ilalim ng kilikili. May mga nakalagay sila dyan na ano yung tawag dyan, dati yung lalagyan ng cellphone, di ba? Kung natatandaan nyo, di ba may cellphone na dito ilinalagay? Sila naman dito sa loob yan ilinalagay. Mga nakapulo yan, nakapulo sila, tapos yung iba naman nakajakit para hindi pansin. Ngayon, pag nagkahulihan, di ba, kapkapan, kahit paghubarin mo yan, walang makakatkap, pero matatalino yan, alam nyo kung saan tinatago yan, dito yan sa ilalim ng kilikili. Kahit ipaganyan yan, pag pinataas na ganyan, hindi makikita, kasi nandito sa ilalim ng kilikili yan. Yan ang ano nila, yung kung saan nila tinatago, doon nila linalagay yan sa ilalim ng kilikili. Kaya kahit yung mga pulis niyan na pag kinakapkapan, kasi dati may na ano na ako niyan, na ganyan niya, na ipwento niya sa akin, nahuli daw siya, dinala siya sa presinto, takot na takot daw siya, pero yung cellphone di nakita sa kanya, pinaghubad siya. Buti daw, hindi nakita yung nakuha niyang cellphone na dito sa kilikili niya. Kasi may ano sila yun, yung lalagyan niya ng cellphone dito, pinakapulo sila eh. Yung hindi na ano sa kanya yan, hindi na trace ng pulis. Kasi nga naman tayo, di ba, dito lang tayo maglalagay sa bulsa, dito sa baywang, sa ano. Hindi nakapain dito sa kilikili, pero nandito yan sa ilalim ng kilikili nakalagay. Kaya kahit anong gawin kapa yan, sinasabi, ay wala naman siyang nakuha. Nandudun yan sa ilalim ng kilikili. Kaya yun ang ano ko naman sa inyo, ibinahagi. Baka naman pwedeng humingi ng pabor sa inyo, mga viewers. Paki-subscribe naman ako para pa sa ibang kaalaman na ibabahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lang para ulit sa susunod, pag may inano ako sa inyo, malalaman nyo, kaya paki-subscribe na lang.